Hey yo, what's good victors and winners? Dito tayo ngayon sa bahay. Yun nga, dahil positive si Versace, yung American bully ko. At malapit na siya mga anak. In a few days, pwede na siya mga anak eh. Kaya dapat makapag-ready tayo. Kailangan na natin gawin yung welcome box pa anaka niya. Ayan yung mga materials natin sa mga tools na gagamitin para magawa to. Ayan, meron tayong lagat para mahati natin itong plywood. Ito yung tool box natin saan andyan na mga gagamitin natin itong metro, martilyo, at yung power drill. Ayan. Hindi mo tayo gagamit ng pako, gagamitin natin. Ayan tayo yung stick well, wood glue, kailangan natin ito. Tsaka lapis. Unang gagawin natin is ilayout natin kung paano yung cutting ng plywood natin para sa welcome box. Right, samahan niyo. Let's get it. Okay, so tapos na yung layout natin. Ngayon kailangan natin kakingin yung itong nilayout natin, itong plywood. Saka meron tayo reinforcements. Master H in the house. My cousin. Yeah. Saglit lang to. Bubuhay namin to. Mabilisan lang to. Ayan yung pinya. Kita nyo. Yung panel 1 feet. Apat na piraso yun. Saka ito yung railings. 10 cm. Apat din. Lalagarin na namin to. Let's get it. Okay, so tapos na natin cut yung plywood. Ayan yung baby ko, panganay ko. Vito, say hi to the camera. Yeah. Meron tayong 1, 2, 3, 4 na panel na magiging walls yan ng welcome box. Saka ito naman yung rails. At i-assemble na namin. Let's get it. Kakabitan natin itong rails, itong apat na rails. Dito yan, nakalagay sa gilid. Para saan yan? Yan yung pampigil para hindi magdaganan yung tuta. So, ang sukat ito is 5 inches yung width. Then, from the floor yung height niya, 3 inches. Yan, makikita nyo. Na, ganyan kalaki yung welcome box. H, sanay na sanay ka dyan, ha? This is so H, application na stick well, all to all. Oh, yung welcome box. Bakit may ganito, may rails. Para pagka may mga puppies na, susuot dyan yung puppies. Tapos pag gumigay yung nanay, hindi mapipipay ang mga tuta, diba? Yan ang use ng rails na yan. Kompleto na ho ang ating welcome box. Antayin lang natin lumabas sa mga tuta ni Versace. Let's get it!
Natapos natin yung welcome box. Ngayon, antayin natin kung kailan mga anak si Versace. I-document ko din yun. Estimated due date niya na. From December 5 to December 12, sabi nung vet, nung last ultrasound niya. Abang-abang na ako. Pag mga anak sila, i-document ko kung paano magpaanak ng American Woolly. So stay tuned, malapit na yun. Baka next week or in 2 weeks, may upload ko. Kuyatan mode na ito. Excited, super excited ako sa breeding ko na to. Yung dimension ng welcome box. Para pwede nyo rin magawa pagka mag-welcome ng aso. Pwede nyo baguhin yung mga dimensions since yung American Woolly siya. Gusto ko malaki yung pwesto para nakakapasok ako sa loob. Panagpapadede. Kaya malaki yung itong ginawa kong welcome box. Pero kung mayus yung aso nyo, pwede half yung laki nun. Depende sa preference niya kung anong size ng welcome box. Pero ito, ganito yung ever since ginagawa kong welcome box para sa mga American Bullies ko. Sa mga subscribers ko, maraming salamat. Sa mga hindi pa subscribe, na nanonood, dahil pag sinacheck ko sa analytics, 90% ng nanonood sa akin is hindi subscribe. So please subscribe para maabangan nyo yung mga susunod kong video. Like, comment, and share na rin. Sobrang yung mga lagi nanonood sa akin, maraming salamat. Sobrang appreciate ko kayo. So kung gusto nyo yung merch, itong Victors and Winners na Bully Lakad, nandiyan din yung link sa description box. Meron kami mga online shops. Nandiyan yung link, ipopost ko. Alright? Ayun, see you sa next video. Keep that Victors and Winners mindset. Ingat sa lahat.